Tama. Na Grand Finals. Southeast Asia, best of three lang. And yung iba rin. Iba na nga, di na nga nag-Grand Finals kasi dalawa rin yung kukunin sa kanila. Eh. Tama, tama. But OG, eto na naman. Ember Spirit, Nature's Prophet, Topson. Yeah. Rampage. Mga Rampage niya kagabi. Papakita na naman pa tayo ulit. Alliance naman dito. Rubik and of course Razor. Yes, finals na yung mananalo papasok sa Star Ladder Minor. Isa lang papasok isa lang. Dito. Oh wait. Alright. Okay. Alright. Restream time. Alright. It's rewind time. Pero yung nga sa mga nanonood sa YouTube, tuloy-tuloy pa rin yung stream. Naputol yung live, pero yung YouTube, tuloy pa rin. Ayan, shoutout nga pala dyan sa mga viewers natin sa YouTube, mga kaibigan. Okay na, let's go. Ayan, labas agad yung refresh lang. Ayan, labas lang dito yung comments. Ayan, para makita natin dyan. Alright, pero ito, binandito yung Earth Spirit, CK, Chen, Kotol, at Sven, para naman sa Alliance. Ayun, binandito yung Enigma, yung SD, yung Magnus, yung Pugna, pati yung Darkseer. Ayun na rin lang makita dito yung Shadow Demon eh. Masyadong makulit si Topson pagdating sa Shadow Demon eh. Nakita mo naman yung ginawa niya dun sa Vega. Yung medyano, mid-Shadow Demon. Pinaglalaroan lang eh, yung core Shadow Demon. Actually, and then, siya lang ating gumagawa nun eh, mid-Shadow Demon. Wala pa akong nakikitang ibang nakakapagano. We've seen mid-Dazzle, mid-Rubik, mga ganun. Pero, yeah. Yeah. Mid-Shadow Demon and then effective na mid-Shadow Demon. Usually kasi, diba? Yun minsan pag nag-mid-Rubik ka, hindi naman all the time na nanalo, diba? Yeah. And then, pag mid-Dazzle, ganun din. Hindi naman all the time na nanalo din yung mid-Dazzle. NCGC, Lance Tuazon, ayan, shoutout din kay Jeff Salvador, kay Jose Alcantara Bruan, at kay Bon Jamin Melgar. Ayun, Life Stealer, yung magiging third pick ng Alliance. Again, best of, teka lang, ito, biglang lumabas best of 3, di ba? Di ba, best of 3 yung setup dito. Pero, best of 5 sa Liquipedia, best of 5 din sa Star Ladder. Baka nagkamali lang sila sa paggawa. No, nagkamali lang. Medyo hindi nagkaroon ng maayos na usapan tong, ayan o, OG versus Alliance, BO5. BO5. Si Cyber Clasher, BO5 din yung nakalagay. Mga nagsistream sa Twitch, BO5 din. Teka, ano bang pinagsasabi nila dito? Listen. Nag-add, nice. Skip add, teka lang. Kasi may ganun eh. Minsan, best of 5, na-explain nila, di ba? Na best of 5 to, hindi to best of 3. Ganun. Okay, sila lang din yung contact natin, di ba? Oo, sila lang din. Minsan kasi sa VP game din, sa mga betting site mo, nakikita, ano yung mga betting site, mas informed pa. Oo, mas updated yung betting site actually. Okay. Siyempre, may mga insider man niya mga yun. Basta yun na yun. Yeah. Ayun. Go with the flow na lang tayo, bahala. Pero dapat best of 5 to. Kung best of 3, best of 3. Kung best of 5, best of 5. Yep. Alright. Shoutout nga sa mga nanonood sa atin. Yun from Macau, si Ryan Christian. Diyan sa bus. Oh, diyan si OG sa to. Si Topson sa OG. Yep. Jomar and Tebes. Game 1 pa lang. Kakasimula lang ng Grand Finals. Kanina kasi, sobrang early kasi nagsimula yung Vega. Oo nga, nagulat nga ako yung OG tsaka Vega. Maglalaro daw kasi yung Vega sa WePlay. Ah, okay. May iba silang tournament. Kaya, nagulat din ako. Fourth pick ng Alliance. Alright, so most likely, support itong Tiny na to. Kasi sure ng Ember Spirit, magka-Korean, Beastmaster offlane, Tiny support, Nature's Prophet support din. So, I think standard lang na no-tail na yung mag-NP, Tiny siguro si Jerax. So, carry na lang yung kulang dito ng OG. Ito naman sa side ng Alliance. Razor most probably mid. Again, maka-counter naman yung Ember Spirit. Ember Spirit. Lifestealer naman na scary. So, offlane, I guess, kulang ng Alliance dito. Banda lang siguro dito ng mga... Last ban ng OG. Medyo control, I guess. Medyo AoE. Kasi yung Winter Wyvern, yung ulti niya, yes, AoE siya, pero medyo weird kasi na AoE siya. Hindi siya... Naman yung parang setup siya pero weird na hindi mo kasi madadamage yung mga iba or what. Pero ito medyo wala pa masasakyan yung Life Stealer. Yeah, yun nga. Wala pa siyang Life Stealer bomb na ka-combo. So pwede sila mag-pick ng
Pack siguro. Yun na yung pinakaunang lumalabas sa isip ko. Ano from Jensen, ang dami nanonood from Jensen. Shoutout sa inyo mga kaibigan. Sky daw, Sky Rat Mage. All right. Kier Paler, ayan tropa ko, schoolmate ko dati no high school nanonood ngayon. Oh. Elfer Paharilio, taga Butuan, ayun, Butuan City. At last ban dito ng Alliance, Batrider yung huling ban ng OG. But for Alliance, yun nga, sabi nga ni Nate, kailangan nila dito ng medyo control at the same time, masasakyan ng Lifestealer. Yeah. Mga instant initiation na jump, yung mga ganun. Siyan lang yung kulang. Kasi kapag hintay mo pa yung Rubik na magka-blink, medyo patagal pa yun. Hindi pa naman initiator type na pang-clash yung Rubik. Pwede sa ano sa pampitas. Pero hindi siya yung parang pasok Ravage, yung mga ganun type, or pasok Dream Coil. Ayun yung iisip kong kulang nila. They could go for a puck. Yeah, yun lang yung nasa isip ko din eh. Nagpa-puck ba Batrider, si... Batrider, maganda rin ban yun actually. Si Boxy, yun yung offlane nila. Hindi ako nagkakamali. Yan, tama. ES, pwede, pwede offlane. Pwede, nakita ka natin yung ES offlane kagagod. Draw Ranger yung binandito ng Alliance. And Alliance! Uy! Right. Sand King! Initiator. It's been a while. Medyo pang tank na ng damage. So I get the pick. Tama naman, I guess. It's been a while. Para dito sa... I mean, it's been a while nakapagkasta ko ng Sand King na game. Mga last siguro, mga nung si Coco pa yung naglalaro ng Sand King, mga ganun. It's been a while. So late ito, OG. Year. Magiging last pick din nila dito. Doom, dear. Carry ko lang. Carry. Ayun, Monkey King. Pwede na naman nilang i-mid na naman si ILTW dito sa... Yun parang kahapon lang din. Ginawa nila yan. Ever. And then, Topson, Monkey King. Yep. Jerax, Tiny. And of course, offlane Seb na Beastmaster. Alliance naman. Ayun, Boxy, Sand King nga. Si Koi ba naka-list as mid... Ay, sa carry siya, pero... Ano din to eh. Nagmi-mid dun to dati. So, baka mag-switch din sila. Then again, Lifestealer versus Ember, okay naman siya. Tignan na natin kung ano yung de-decide nila dito. Solid naman yung mga lanes ng bawat team. Daya na to Ember eh. May divine agad eh. Hawak na niya eh. OP. OP. Makakita ng mga ganang plays mamaya eh, no? Oo. Sleight of Fist, Battle Fury plus ano. Pero hindi na kasi ganun yung mga build eh. Hindi na sila nagba-Battle Fury. Maelstrom na madalas yung pinipick up ng mga Ember Spirit. Nasulit kasi yung damage eh. Tsaka yung early push. Tignan natin. Again, best of five. Grand Finals. So it's going to be a long night. Pero pagkakalam ko, tinanawag namin si Herbs eh, kasi like Herbs, best of 5 pala yung Grand Finals, balik ka dito, nasa MOA yun. Yun lang, layo. Layo, pero I mean, siguro 1 hour or siguro game 1 or game 2, baka aabot. Kailangan niya umabot. At least makapag-cast man lang ng kahit isang game or dalawang games. Oh. May kanina ka pa nag-cast? Kanina, oh, kanina pa eh. Feed the trees. Chill, baby. A flash of inspiration. Feed the trees. Feed the trees. Forward here. That was not wise. Nawala yung audio. Baka naman... Wait. Wait lang. Walang mic? Ang nagsasign language. Sign language. What the? Okay na, okay na. Ayan. Okay na. So, main language. Nag-sign language na lang eh. Spam 1 kung walang sounds. Ano ba? Rin ko lang.
kanina meron. Meron naman. Ayan, okay na, okay na. Alright. Ewan ko nawala, ewan ko lang, ba't nawala? Technology. Technology. Google is watching. But shout out sa Jeff ko, si Mikay, pasabi naman sa kanya, wag na siya malungkot. Ayan, wag ka na malungkot, Mikay, sabi ni Rogine Alba Gaspar. Alright. Alright. Pero tagal nung post na di yung restart daw yung ano, restart PC. Oh, nag-restart PC yung ano. Buy new PC. Wait, buy new PC. Wait, be right back. Be right back. Going buy, to local oh, store. Buy new PC. Itong yaman nyo, bibili yung bagong PC. Ang tagal nun. Masalvage mo lang yung hard drive, pwede na. Oo. Siyempre, yun, hihintay mo ba mag-download ng Dota? Yun, ayos yun. Com shop ka na lang, pag ganun, yun yung gawain dati. Lipat com shop. Kapag ano, dati yung mga sobrang rampant kasi yung mga DDoS issues dati. Oo. May mga Navi, mga ganun. Babalitan ko dati, pumupunta pang com shop yung mga players eh, para lang ano. Kasi IP address yung hawak ng mga iba eh. Mm. Siyempre, kapag gusto mong gagawin yung tao, wala na. DDoS mo, diba? Pag nakuha na yung IP address. Yes. Kaya yung IP address namin, guys. IP address so, namin. Ano nga yun, di ba? May static at saka may... Dynamic. Dynamic. Yes. Naka-piso net. Kung walang sounds, edi walang magsuspam one. Wooden PC, it depends. Ayun, si ano? Hammerman. Grabe, Hammerman magtanggol. Star Sender. Victor magtanggol. Kamusta na ba yung palabas mo, men? Salamat. Kamusta yung palabas mo, Victor magtanggol. Si Jerome muna sa TNC San Fernando, Pampanga. Shout out sa'yo, my friend. Nagpabariya pa, oh. Nagpabariya pa. Basic lang. Ayan naman. Lag na naman. Sarado nyo na itong internetan nyo, oy. Sisigaw na ganyan kasi naging mayari na rin ng com shop dati. Ganun. Kasi may times talaga wala talagang kwenta yung internet. Kasi nga, wala nang ang kwenta yung internet sa Jensen. Dagdagan mo pa ng may nag-YouTube at lahat-lahat. Diba? Yeah, wala lang. Namang kwenta internet nyo. Pag magsara na kayo, ganun. Ganun kayo ng tao. Suro ka ba? Sisisihin mo pa kami sa kabubuhan mo. Hindi nyo rin kasi kasalanan. Nagbabayad naman kayo, di ba? Hindi nyo naman kasalanan eh. I'm original member of OG. OG Kush. Are you sure? Nagtagalog ka nga kanina eh. From the West Coast. From the West Coast. OG Kush. The name, man. Yung ba yung nakalagay sa birth certificate mo? Kush. Kush. Amigo. First name. OG, first name. Then from KSA, si Fides Pine ko nanonood ngayon. Magandang amigo. Alright, let's go, let's go. At ito, pakilala agad natin ang heroes natin sa magkabilang team. Parang tulog yata yung obs na pinili mo. Ayan, nagumalaw na. Pero ito, simulan mo na sa OG. Alright, sa side ng OG, si No-Tail, the captain himself, is gonna be playing the Nature's Prophet. ILTW naman sa kanyang Ember Spirit. Jerax naman sa kanyang Tiny Seb on the Beastmaster and Tops and on the Monkey King. Para man dito sa side ng Alliance, we have Insania, Winter Wyvern, Koifa, Razor, Mikkei, Lifestealer, Boxy, Sun King, at si Taiga naman sa kanyang Rubik. Si Kikei, nasa ano pala? Nasa Mickey. Alliance, no? Any thoughts? I don't, wala na kami masasabi kasi it happened. So, well, wala na. The local government is the local government. Suck it up. Yeah. We just need to suck it up. Tsaka nag-release na rin na ng statement. Yung statement si Valve eh. Sila na nagsabi. Kaso, contradicting kasi medyo. Kaya, nagalit din medyo yung pang tao dito sa side ng ano. Yeah. Sa Reddit. Kinall out eh. For, from Canada si Craig. Uy, napatay yung courier. Yun pa! Nakakuha po. Nagpakamatay na si Thompson. Sinacrifice niya na lang. Nakuha niya rin yung courier dito ng Dire. Alright. Ayun, buhay ulit. Pwede na yun. Courier. Pero sobrang laki yan actually kasi first ilang minutes din yun, wala yung courier. So magsasuffer yung mid dyan. Di mahatid yung consumables niya sa mid. Pero weird yung ginagawa dito. Si Sand King, yung mid, tatapat nila dun sa Monkey King. Ibababa na lang nila yung Razor. So inahanap nila yung matchup na Razor versus Ember Spirit. Razor Ember talaga. Hindi po ito replay. Live na live to guys. Live na live tayo. Best of 5 Grand Finals yung mananalo papasok sa Star Ladder Minor at Kiev. Yeah. Ayan, at Kiev po gaganapin yung Star Ladder. Ayan na, aw, Sandstorm una para di makakapang-inis dito si Thompson. Laning style. Makati kasi yung Sandstorm din eh. Pag at least level 2 yung Sandstorm mo. Ayan. Dan! Dapat nandito ka pa, Dan eh. Hindi ka dapat umuwi, Dan eh, ha? Ha, Dan? Ayos lang. Dan, ha? Ano bahala? Ayan, si Nate na bahala.
Sus. Ano to? Ano para sa'yo to? Sabi mo kanina, Alliance in 4? Yeah. Alliance, I mean, in 4. Comparing kasi yung dalawang team, mas solid looking lang yung Alliance na parang mas consistent yung mga dalawang. Wala na naman those sounds. What? No. Loko naman natatay. Pumapalo naman dun. Nota mo. Ayun, pumapalo naman dun. Meron ko lang yun. Europe qualifiers, yes. Europe qualifiers. Kaya ganito yung oras. Di ba yung usually normal na oras para sa Southeast Asia? Dito naman medyo mas gabi. Uy, naku, isa lang yung lumabas. Isa lang. Oops. Okay na yun, pang-block. Uy, patay to. Nakuha pa nila. Alright. Yun na yung first blood kasi nagpakamatay lang si Thompson kanina sa ani. Sa fountain ata. Kaya yun. Bawi-bawi na lang muna. Ayan, ayan. Respond na yung Dire Courier. Makakapag-send na ng items kagad na itong si Box. Pero medyo okay pa naman siya. Hindi naman yung parang sobrang low na desperate na. Ano ba? Meron? Wala? Diba yan? Meron naman sabi ni Danny. Nang babaliw ba kayo? Oy. Nang gagago yata kayo ha. Ayusin nyo naman guys. Kung walang sounds, walang sounds. Oh. Kung meron, meron. Ayan o, meron no. Diba? Say no to troll. Oh. Trolling. Don't feed the trolls. Stop the memes. Baka na-mute ka lang. O refresh mo lang, boss. Baka. Yeah. Try lang. Last hits at denies. Monkey King. Yung tatlo. Galing sa side ng OG. Pinalad sila dito sa CS. Kaso, dito na yung Winter Wyvern. Ay, ganda na naman ang block. Tulungan. Etong Razor na nakuha na kanina. Uy, grabe naman yung damage. Ito yung maganda sa Nature's Prophet na support. Yung base damage niya mataas. Especially kapag dagdagan mo pa ng nagka-creep block na mga Trent, di siya, or coconuts. Siyempre, maganda coconut. Pwede rin, kasi pag nag-Nature's Prophet support ako, binibilihan ko siya ng Blightstone. Pamas masakit na Nagpa-Blightstone ako. Actually, dapat meron din si Hotel dito. Hindi, wala pa. Ayan, pero naka-queue na siya. Naka-queue na yung Blightstone. Yun na yung gagawin niya muna. Sayang nga kasi yung Orb of Venom for melee lang eh. Di ba? Mas maganda sa sana melee. Kung pwede siya sa range. Well, pwede naman, pero pwede, mas effective kapag sa melee. So, as good as medyo bad sa pagdating sa mga range na heroes. Buy new one pag walang sounds. Buy new headset. OG, nagpapakita sila dito ng early dominance sa CS. Lifestealer 13-1. Compare mo dun sa Ember Spirit 15-7. Eto, Seb. Ginugo ng Rubik. Kaso nga lang, Avalanche by Jerax. Yung London yung medyo mahirap sa Sand King. Yung attack animation niya medyo mas pangit as compared dito sa MK. And syempre kapag cooldown naman sa early levels itong Sandstorm na to, medyo mahirapan talaga mag-lane dito yung Sand King. Eh naglagay naman kagad yun. Dewardan sila. Tignan mo, tatlong sentry na tong si Thompson. Kasi kanina nag-deward na si Boxy eh. Mm-hmm. So, hindi talaga makaka-lane tong SK dito kapag wala. Pag may sentry. So, yun na nga. Yeah. Sobrang importante. Na meron pa rin siyang sentry. So yun, naku, Jerax. Ah, eto. Ngangat-ngatin ng Lifestealer at makukuha din sila dito ng Alliance. Agusan del Sur, ayan. Yun, mag-cast kayo sa Bohol Tour na sana pwede. If libre pamasahe, kahit wala ng TF, magka-cast kami. The problem is, yun nga, transportation, the logistics. No. Lang yung medyo mahirap. Nag-cast din kasi si Calbs at si Rain sa Albay. Yun. The thing is, pati TD, galing din sa Tier 1 yung TD. Yun nga. Yung technical director, pa-TP out makatakas. At makakatakas. Alam niya kasi hindi makakatakbo yun eh. Mabagal kasi yung movement speed ng Nature's Prophet. Jules de Guzman, hindi pa ako pagod. Okay pa ako. Kailangan din, if you're doing the thing you love, hindi ka talaga mapapagod. Yun, no? Dalawang bagay na sobrang gustong-gusto sa buong mundo. Uy. Cute play. Ano about it, Rune? Pero naku, koi pa nakuha ni LTW. Sabot. Kasama ba niya yung Nature's Prophet ng love na? Nahuli ba ka may Sprout na? Pero kung sa ball naman, if LAN casting talaga, yun yung kailangan, logistics. Pero kung online casting, wala ang problema, pwede namin i-cast yan. Alright? Kasi may studio na tayo dito, hindi na tayo mahirapan mag-setup. Sa Davao, cast kayo. Before ako Wombo, sa Davao ako nagka-cast. Yung mga laro nila, Play Hard at ni Scam dati, ni kinakast ko yun. Hindi pa sila sikat. Naglalaro na sila sa mga mall. Ayan yung mga amateur pa. Amateurs pa sila dati, oo.
Then dumadayo talaga sila sa Davao para lang maglaro. I think ROG NetShop Champions League. Ayun. Kinakast ko yun dati, wala pa nakakilala sa amin. Pero nako po, nanamahan si Kuifa. Ayun, bawi kay No Tail, pero support lang. Hindi naman di patas yung palitan, Monkey King naman. Monkey King dun. Oo nga, sobrang low na. Pulang-pula yung buhay ng Monkey King. Naganda lang, nakipag-trade lang siguro dun sa Sand King. Tis di patay, yun lang yung importante. Boknoy, pa-shoutout kay Mang Ruben at si Garod nanonood. Ayan, kahit di nila alam yung laro. Yung nanay ko nanonood din kahit di alam yung laro, kahit walang naiintindihan. Siyempre, support. Oo, support. Support ang tuna yan. Ano ba ginagawa nila dyan? Ba't parang nang gulo? Gagano, oh, insane niya. Diyos ko po, dalawang sunod. Doon di, sa mid din, dumalo si Hotel, patay din si Boxy. No? Patay si Boxy. OG taking it away from ano early pa lang. 4K net worth lead para dito sa sobrang side ng aga, OG. 6 minutes pa lang. Oh, magsa 7 minutes pa lang, ano na. Sobrang lamang na. Basta ang kailangan nila mag-transition into ano. Ako, Jerox na naman. Ito lang, I think it's a good compromise, I guess, si Jerox. Palagay ko, expendable naman siya eh. Yeah. In a sense, Boxy. For sure. Bang! Oh, ay, nakapag-barrow strike. Oh, hindi. Tumama pa. Sakto yung barrow strike sa hampas. Diba? Ayan. Pwede online casting kapag may time kami, kapag wala kaming ginagawa, mga cast namin yan. Kung walang event, walang tournament, oh no, the toss. Kay Taiga, makukuha na naman siya dito ni Seb at ni Jerox. What just happened? Ayan. Kapag kayong nag-organize ng mga tournament o kaya may kakilala kayong mag-organize, timingan nyo na lang na hindi kasabay dun sa ano, kasabay. Malaking tournament. Kaya kasi may mga ganito. May mga kakilala ko events organizer sa Davao at sa Gensan. Yung mga events nila, sabay sa TI. Ah, yun lang. So, mahirap talaga yun. Mahirap siya isket. Lalo-lalo na yung TI, gabi. I mean, madaling araw. Yung mga ganong oras. So, it's really not a good idea na mag-organize. O, tapos kung gusto nyong kumuha ng caster from Manila, kasi yun yung plano nila eh. Gusto nilang kunin si Kuya Nick. Pero si... Oh, Kuifa na naman. Kasi gusto nilang kunin si Kuya Nick. Eh, Kuya Nick is at Vancouver na nung time na yun. So, wala na. Oo, sakto. Oh, naku po. Taiga na naman. Grabe naman to. Sunod-sunod na to sa OG. Parang nangiinit yung OG. Galit na galit. Ito yung weird dito sa EU qualifiers. Eh. We say that it's the most stacked region. Pero nakakita pa rin tayo ng mga 17-minute games. Oh, 17-minute game. So, I remember ito, naalala ko. Si PPD. Mamaya na. Ayan, alam ko tayo. Si Mickey, nga ko po. Ayan na nag-rage, pero hindi pa rin mag-effect yung rage. Sabi niya, para may tweet siya na tinweet niya si CCNC yata. Sabi niya, let's go to EU for easy qualifiers. Yeah, tapos yeah, sa interview, sabi niya, Europe daw yung pinaka toughest qualifier daw. Yeah, nabasa ko din yan. Yeah, nakakatawa. Yung mga like, really? Sobrang, you know, yung mga, syempre. First 10 kills OG. Yeah, obviously. 11-4. At eto pa yung toss. Rage na naman dito ni Mickey. Mickey ngangat-ngat. Pero aabutin ba siya? Wala na siyang rage ha. Pero nako. Sobrang. Tingnan mo han. Yung Tiny na Jerox. Mas mataas pa yung net worth kaysa sa Razor. Kaysa sa Sand King. I mean. Oh no, Mickey. Nako po. Denive nila dito. Ang lalim nito ha. Oops, lift, rage out, pero nako po, Taiga naman. Ayun na, nag-eye of the storm link. Na. Eye of the storm, toss. Oh no, Kuifa again! Ay, insane mega yan naman. Mega kill kay LTW, epicenter! 2 point, boy! Si Thompson! Tinutunt yung ulti mo, boy! Pambira naman ito. Rage, kakat-katin si Jerox na lagi nag-go nila dito eh. Si Jerox lang, hati na sila sa gold, si Taiga na uli. Eto pa, yung Live Stealer! Wasak! Double kill para kay Thompson, mga kaibigan. 10 minutes! 10 minutes! Dinadive na sila. Tier 4 na halos. 3-0. Easy 3-0. 3-0. Prediction na ni Alo. Predictions ni Alo eh. At ayun pa, insane niya. Diyos ko po. Strictly, no kill policy. Ay, grabe naman. Ginown na naman. Oh, barrow strike, mga kaibigan. Kaso nga lang na lift, Boxy, di nila mahanap. Kaso nga lang, si Kuifa again na double kill para dito kay LTW. This game is done. Oh
Oh my god. Honestly, this game is done. Nilalaro na lang nila para ano. Like puso. Yeah. Heart. Puso. Sige, hindi pa basag. Pero pag NA qualifiers to, most likely nag-GG na yung kalaban eh. Kasi yung NA qualifiers kasi they're kilala sila kapag alam nilang wala na talagang pag-asa or bugbog na sila, wala na. Yeah, parang medyo salty yung dating yung parang ganun. Pero ganun yeah, guys ka naman, meron naman yung mga region na parang ganun nga yung culture, di ba? I guess pwede rin dito sa Southeast Asia, pero minsan kasi may mga teams dito Southeast sa Asia na pag alam, nilalaro na lang din yung parang yung bandang trip na lang. Pero kasi pag Southeast Asia, kahit alam nila na lugi sila, pupuso pa rin. Diba? Oh no! Bang! And the monster kill for LTW. Siguro doon mo nalang makikita din yung mga difference ng culture ng bawat region. I guess different people, different ways of thinking. Not Sir, shoutout sa'yo dyan. Uy. Beastmaster magne-necronomicon pa. Sobrang aga nga ng Vlads niyan eh. Kaya nga sobrang okay yung early na itong OG eh. Kasi nakita mo doon nga sa top sila nag-skirmish, diba? Dalamang Tori kagad, pinush na kagad puntang hanggang tier 4 na nga din sila nag-dive eh. Kaya ayan, yun din yung power na itong Vlads na to, especially if you get it early. This might just be a bad game for Alliance. Yeah, may mga ganun. A bad game. Like, we all had our bad games, even in basketball, di ba? Yeah. Kaya siguro medyo, rage. Teka pwede lang, pang mag-roar to. Oh, no. Tumago sa trips. Oh, muntik! Pero, unti na rin buhay. Sumabog. Teka lang, ha. Right-clickin pa. Yan, ha. Sumabog na. Oh, the roar. Lift the bibigay. Seb, kukunin na lang nila to. They need every kill they can get. Especially since bawat kill na yun, mataas yung may bibigay din na gold. 366, 300, or 300 plus. Like 14K net worth lead at 12 minutes. Well. Jerax, my vision. Kita niya yung dalawa. MK malapit na. Kaso tatlo din to eh. I don't know if you really wanna go. Parang nagpa-block siya. They really wanna go. Pero naku, naputol yung puno dito mga kaibigan. Makiking with the Wukongs kumand. Lalaban pero naku po, na-lift naman. Wukongs kumand naman ulit. Ngangat-ngat. Boundless strike. Rubik, are you dead? Rubik, naku po, nakapag-shrine pa dito yung Alliance. And there goes another toss. Tatakas na lang muna dito yung OG. Alright, makakatakas na lang sa Seb. Ayan na si Seb. May necro 1 na lang na siya. Palag. EP out dito si Mikkei. Wala sila mahuli. Naku, nahuli nila si Koifa. Nako MK, medyo masakit to. Sakit patayan ni MK dyan. Mega kill pa yung nakuha dito ni... Winter Wyvern para to. Oh, no. Inevitably. Well, feed the trees. And the triple kill for LTW. OG. So fun to watch. Eto, wala na next game mga sir. Eto na yung last. Ito yung last for this qualifier last na to. Na Grand Finals, Grand Best final of 5. As we see, game 1 pala, medyo explosive start. OG, eto yung show of force eh. Eto yung gusto, eto yung, kasi pag best of 5, kasi kailangan yung game 1 mo, show of force agad eh. Yeah. Diba? Kasi like, pag tinalo kasi kayo ng sobrang, sobrang stomp. Oo, sobrang stomp ng game 1, nakakababa ng moral yun. Sobra. Eh, OG pa naman, yan din yung team na nakita ka natin, True Sight pa lang, sinabi na lang na, they ride the morale. Kapag maganda yung morale, maganda rin yung, yung galawan nila. Galawan. Eto, makita mo, nag-enjoy na lang talaga sila eh. Pero in a way, na medyo disciplined pa rin kahit pa paano. So, yung parang yung overall net worth dito ng OG, 1K per minute. 1K per minute, yeah. Overall net worth. And Aegis of the Immortal, makukuha ngayon ni LTW. Not Sir Silaw, shoutout sa'yo. Feels bad. I mean, there are games talaga na like, gusto mo lang talaga makakita ng total stomp. And there are types na gusto mo makita ng bakbakan talaga. Alright. Ayun, Toygo. Kaya naman yung mga kicking strike. Nakuhuli to. Cold Embrace. Ember, nasa backline lang din. Mikkei, nandun sa may gilid. Taiga naman dito. Mamamatay ka ba, boy? Oo, isang hit na lang. Naku po. Nakuha niya yung... Nag-dive na si Ayotabi dito. Ayun, naku, nagtabi po yung dalawa. Yun lang. Wait lang. Ay! LTW, ang tapang dito. Yes, the Aegis of the Immortal. Yes, the Aegis of the Immortal. Boundless strike. Isa. Oh, wait. Oh, ay, sayang. Almost nila mawa dito si Mikkei. Sayang. Wala na rin na kasi siyang spirit nun. Hindi siya makatakbo palub or mag-bounce in. Aegis usage, not too bad.
mas ulit naman. Nakuha pa rin nila dito yung makukuha rin nila yung objective. Yeah. At 15 minutes, 18k net worth lead. Pero parang fina-farm pa muna to. Well, they're getting everything that they can on the map. Uh-huh. So itong si Alliance, medyo andito na lang sila sa core nila of the map. Ay, nakuha niyo yung bonus strike. Kaso nga lang na ako po mamamatay yata si... Uy, na-neutral creep pa! Grabe naman! Neutral creep pa yung nakapatay kay Thompson! OG is just having a good day. Just a all good day. All day. We can do this all day. All day. Oh my G. Nakakatawa kasi minsan yung mga voice line na yung sakto dun sa situation na yun. Mm. I mean, yung deny siya sa neutral creeps, okay, that was unexpected. That was unexpected. Nakakaano lang din. Kanina kasi it's unfair. Yeah, this is so unfair. May ganun pa kanina na all chat eh. Ay. Nang epal yung neutral. Oh, ayun na naman si Jerax. Oh, the vision here. Nasa may gilid may na din yung Ember. Uy, naku, iba yung natos. Yun lang. Sakto pa naman din sa ano dun, sa cliff. Uy, sayang. Talaga naglalaro na lang sa ladit. Just playing. Ay. Just playing. 17 minutes. Game number 1, 22-7. 19k net worth lead para sa side ng OG. Na-deward na niya. Sa entry dun sa cliff. PP out na lang muna dito yung Ember. Well, kapag discipline talaga yung OG dito, hintayin na lang siguro na lang yung next rush. O kaya hintayin na lang yung next big item. Big sure. Item to. I mean, they could end this before next rush. Wala ka rin namang medyo ihintayin na talagang... Ayan, yung nga lang Topson naglalaro na lang dito sa bot. Ayun, pinap pa yung kanyang Wukong's kuman. Mang Ruben, shoutout sa'yo. Pinapa-shoutout ka ni Boknoy. Uy. Kristan Cruz. Ayan. Shoutout sa'yo. Ayun, nasama-sama na naman sila dito. Mag-aanap lang sila ng target, mga kaibigan. Ember Spirit. Kaso warded dito. Ayun, mag-deward na lang sila. Si Koi Fox. Narut pa more. Ay, epicenter? Ay, nakans. Epicenter. Naku po, napatay siya nung... Oh no, kita siya dyan. May sakay. May roar. Yun oh lang. No, he's down. Eto pa yung Primal Spring. Insania is dead. Four heroes. Are out sa side ng Alliance. They should call GG. I solid. Mean, para hindi, alam mo yun, para hindi na sila ma-stress pa or yung fatigue. Yeah. Kasi the more you play this game, the more you get stressed, yung human error, bro, human factor, mafa-fatigue kasi kayo eh, di ba? Totoo lang, kapag gantong, alam mo nang tatata, matatalo ka na. Mas may ginagawa kasi yung OG pag ganto eh. Yung Alliance eh, patay ka lang. Siyempre, parang off the keyboard ka na eh. So technically yung OG dito mas napapagod ng konti pero napapagod obviously ng both teams both you know teams actually. Mas magusto mo naman i-end like end the game na lang tapos sure. Alam mo yun parang ulit na lang tayo back to square one tayo pagka game 2 parang restart lang pero tara ginagawin yung tiny dito sa back yung tiny kaso Thompson nandiyan lang din tinos Thompson kaso medyo tanky itong si Mickey ayan pa yan na yung access best of 5 mga sir best of 5 Ayan, best of 5. Ay, dito pala. Di pala nila nakita yung ganito. Ayan, best of 5. A mirror pala, hindi ko alam eh. Ito pa, nagkakapahalagan. Uy. Now, the Winter's Curse. Kaso yung katabi niya dun, yung Nature's Prophet lang eh. Oo. Oh, the Barrow Strike sa dalawa mga kaibigan. Notel is out. Buyback dito yung Nature's Prophet. Oy, grabe naman. Magtik pa nga. Oy, namatay yung Rubik. Ayan, buyback na rin. Oh, ni Roar! Niroar niya na lang. Aru, aru. Si Seb. Aru. Oh my. May sakay si Boxy. Ito na, invest ba mga kaibigan? Meron ako po. Galing sa labas. Here comes Thompson. Wukong's command, creating the perimeter. Wala na si Seb dito mga kaibigan. Alliance will try to fight it out. Pero Taiga and Boxy are both down. Koifa nahuli. And Koifa is dead. Thompson with a double kill. Feed the trees. Come on, Alliance. Boy pa si Jerox doon. Grabe. Ay. Wala. Pero klaro, titripan nung in-hotel, yung TP-TP canceling. Ember. Battle Fury Ember. TP out. Oh, you can't cancel the TP, man. Andun pa rin yung creep, oh. Ward nila. TW. Grabe to. Ayun na, basa. Oh, di na ba nila babasakin yung shrine? Pwede. Ayun, basagin nyo naman. Ano naman, ano, like, wala na. If you're toying with them, like, dahan-dahan nyo na rin talunin sila. Huwag naman yung naglalaro kayo kasi di nyo dinadahan-dahan yung bahay. Oh, wow. Mang Ruben, ba't ayaw mo maniwalang sinashoutout kita, oy? Mang Ruben. Ba yan? Mang Ruben.
Okay ka lang ba dyan? Ayaw maniwala live. Mang Ruben. Ayan, si Mang Ruben. Wag na pumuso. O, yun nga eh. Wag na pumuso kasi mas napapagod lang sila. Sayang yun na yung masasabi ko. Sayang yung effort, guys. Yung OG, pwede lang nilang gawin dito, a click. Alam mo, auto-attack mo na lang hanggang dun sa bahay nung kalaban. Like, they could actually win this one. Sinuotin, naglalaro na lang talaga. Ito mo kasi yung Winter Curse sa Illusion. Yun lang. Pero papasok. Epicenter, Infest Bomb, Roar naman dito mga kaibigan. Pero Koi pa! Mamamatay, Boundless Strike sa dalawa. Here comes the toss. And the triple kill para dito. Ultra kill! Bigyan yun ng Rampage! Topson with the Rampage mga kaibigan! Woohoo! And GG! Grabe naman! I think yung plano ng Alliance, huwag tayo mag-GG agad din naka-Rampage si Topson. Ganun lang. Ay, LTW pala. Yun pala, yun pala yung plan. Sabi kasi ni Thompson, kaya mo ba yung Rampage ko sa Ember? Siyempre, kaya ko yan. Ganun naman siya. Hari-hari. Ay, naku po. Grabe. Di ba? And Alliance will drop game 1 after 21 minutes. Bawi na lang talaga. I mean, they could end this at like siguro 10 minutes yata. Obviously. Alis ganun na. Parang ganun na yung pace ng laro na side na talaga at ng OG. At 10 minutes talaga. Eh, tiyo naman yung damage na na-deal dito. Si Taiga pa yung may pinakamalaking damage, pati si Boxy. Yeah. Ayan. But, ha! Wala. Eh, hindi mo rin kasi masasabi na out-draft siya. Uh-huh. I mean, I guess OG had the better naman. Papasok si Lifestealer. I guess may roar ka naman. Walang pantanggal ng roar. Uh-huh. Tapos, yung early talaga eh. Uh-huh. I guess the Alliance, they just screwed up the lanes. Rubick, hindi naman malakas sa laning din yan. Winter Wyvern. Medyo sabot na ano talagang sila ni NP eh, yung sa right click lang na and then yung mga body block din nung mga creeps lagi nila nakukuha si Koi pa. So still Alliance and 4 17-0-10 Alliance and 4 after seeing this, I mean pwede pa naman mag-reset siguro, tingnan na lang kapag reset, sa game 2 reset like 3 straight games for Alliance kapag nakita sa game 2 na medyo wala na yan, si Alo sure medyo 3-0 na ata sa side ng OG. Ewan ko, parang sobrang convincing kasi pero tingnan natin. At eto na nga mga kaibigan, so huwag muna kayong alis dyan. Best of 5 to, mahaba-habang gabi pa, kaya we'll be right back dito lang sa Homeboy X Combo.